Luzon, Visayas, at Mindanao. God bless. God bless the Philippines. Kaya rin siya nga dyan, Pastor. Good afternoon, Pilipinas. Magandang hapon po sa bawat sulok ng Luzon, Visayas at Mindanao. Good afternoon, Metro Manila. Good afternoon, Laguna. Good afternoon, Cebu, Masbate, Romblon, Iloilo, Davao, Zamboanga, Mindanao. Magandang hapon, Mindanao. Magandang hapon dyan sa mga taga-Tagum, Mindanao. Ang dami akong mga followers dyan eh, kaya lagi natin pinapakita. Magandang hapon po sa lahat ng mga taga Summer Lady the Global. Magandang hapon po. Ayos na, Pastor, brother. Magandang hapon dyan sa mga taga Cavite, Batangas, Las Piñas, Paranaque, Pasay, mga taga Pateros, Pasig, Barikina, Taguig, mga taga Rizal, Bataan, Balanga, Maribeles, Orati, Orion, Bataan, Pampanga, magandang hapon. Ilocos Sur, Ilocos Norte. Mga taga Baguio, magandang hapon. Mga brother and sister dyan sa Baguio. Mga taga Ilocos Norte. Mga kaibigan natin dyan sa Pampanga, magandang hapon po. At ang ating mga brother and sister dyan sa Manila. Magandang hapon, Laguna, San Pedro. Magandang hapon po sa mga taga Muntinlupa, Alabang, Zapote, Las Piñas, Paranaque, mga taga BF Homes, mga Fernandez family, mga Bida family, Ani Bida, magandang hapon sa iyo, Sister Ani Bida, magandang hapon, Gabiti, Carmona, surprise me, Sister, ha? Never promise again, just surprise and you can be free to go, amen. Diyan po sa mga taga Katarman, magandang hapon po. Magandang hapon dyan sa mga taga Tarman, Samar, ang mga kababayan natin dyan sa Samar. Magandang hapon po. Ayos ba dating dyan, Ani? Ayos ba, hindi ba mag-aralgal? Oy, Quezon Province, magandang hapon, Roslyn. Roslyn Ocampo de los Santos. Gawal, lumipat ka na yata sa ano. Si Roslyn, lumipat na yan sa Calamba, Laguna, sa trade. Roslyn, hallelujah. Si Dr. Sirac, siguro nagbibiyahe na ngayon si Dr. Sirac, 20. And then 23, nasa Manila na sila. They are preparing going to Manila. Dr. Sirac, maraming mga asikasuhin sila. Okay naman po, salamat naman. Okay, yes, brother. Brother and sister in Christ, you are welcome to our online Bible study nationwide. Lahat po ng buong Pilipinas ay nasasakop po natin, nakakabot. We are so many followers in Philippines and sa lahat po ng mga followers natin sa Vietnam, marami po tayo. Dumarami po aking mga Vietnamese. Siguro marami dyan mga Filipino workers sa Vietnam. At saka marami rin tayo mga Thailand. Thailand, dyan sa Thailand, marami po akong supporters. Thank you, Thailand. Magandang umaga. Good afternoon, Thailand. Good afternoon, Asian country. Good afternoon, brother, Dr. Sirac. Magandang hapon dyan, mga Thailand, Thailander, Filipino workers all over the world. We are proud of you, mga heroes, mga live heroes in other countries, Filipino overseas contract workers all over the world. We proud and I proud of you. Magandang hapon sa inyo dyan, Qatar, mga Qatar at saka Qatar man, pareho. Good afternoon, brother Inego, magandang hapon po sa inyo lahat. Opo, eh, ano na eh. Kakanta ulit ako mamaya.
Kaya ako kumakanta ay para mapasaya naman kayo. Hindi naman ako kumakanta diyan para tayo magpasikat, ano, di ba? All right. Dito naman po tayo sa ating Bible Study Online. We are offering another verse for the day. Ang ating pong Bible study is free. Wala po tayong hinihinging singko any single penny. We are not asking to our viewers. We are not asking and sending our GCash number, hallelujah, to collect donation. We are not collecting donation. We are not collecting money to all viewers. Amen. Kaya hindi po tayo makapalang mukha nito. Manifest. We are not asking money to anybody, to other viewers. We are not asking. Kaya po, this is free Bible study. Magandang hapon, Roslyn Celine Ocampo ng Taguig, Metro Manila. At taga Kalamba na pala ito. Nagbibata sa Kalamba trade. Mabuti pa ito si Roslyn. Matatag itong babaeng ito. Kaya I believe na talagang makapag-asawa ka ng isang taong matatag din. Amen. Continue worshiping and continue praying to God. Wala po tayong tigil dapat, mga kapatid ko sa Panginoon. Kita niyo ako kahit may problem ako, ah, di ba, Sister Roslyn? Alam ko lumipat ka na diyan. lumipat ka na ba sa Binyang ba, Santa Rosa, saan ka ba, Kabuyaw? Ay, hindi mo masabi eh. Papasyalan sana kita eh. Mag-inuman tayo ng tuba. Yeah? Alam ko, nasa trade. Nakabili ka yata ng bahay dyan sa... dyan ka ba nakatira sa... Siyempre, umiibig eh. Doon talaga, umiibig tayo sa Panginoon. Oh, every day blooming po tayo because we are here na naglilingkod tayo sa Panginoon. Alright, di ba? We are blooming because God is here. Magandang hapon po sa lahat ng mga inaabot ng tinig na ito. This is free Bible study online nationwide po. Wala po kayong, huwag po kayong matatakot. Mga tao dyan nagsasabi na kumolekta raw ako ng pera sa online. Hindi po. magkakasala lang kayo sa Panginoon. Hindi po ako nanghihingi. Katunayan, wala kayong GCash dyan na makikita. Nanghihingi ako ng piso. Amen? Hindi ako nanghihingi ng piso. Marami akong anak dyan. Hindi ako manghihingi ako sa mga anak ko. Amen? Mga anak ko, mga ano yan. Lahat sila mga may trabaho na. Kung manghihingi ako sa inyo, di namang hina. Hindi nga ako nanghihingi sa mga anak ko sa ibang tao pa. Di ba? Very, ano naman yan. Nakakahiya naman yan. Di ba? Sa Diyos tayo manghihingi. Alright. That's good. And we are asking help to our only Almighty God in heaven, Jesus Christ. Amen. Yang Diyos. Good afternoon, Sister Julia Pidad. Shout out mga Kabiteño dyan. Kabiteño silang Kabite. Shout out. At lahat po ng mga taga Batangas. Meron po tayo dyan na isang kaibigan natin na taga Batangas. Alam ko nanonood ka minsan na you are chatting with me with other numbers. Alam ko ikaw yan. Sana pagpasensya mo na ang iyong pastor sapagkat hindi ko nasasabihin, nagkakon tayo ng mga problema before, yan ay hindi tayo pinag, ano, di ba? Hindi tayo pinagtagpo talaga. Amen. Maganda nga po sa lahat ng mga nasa taas. Please comment down para mabati ko naman kayo kung taga saan po sa lahat po ng mga members and followers ko. Ako ay nagpapasalamat sa inyo lahat. And again, our subscriber, big thanks po sa lahat ng aking mga subscribers sa YouTube. Napakahirap po mag-ipon ng subscriber, you know. Lahat po ng mga subscriber ko dyan sa YouTube, umabot na po ng dalawa po ang aking channel. Nakaabot na sila ng 1,000 plus subscriber.
And thank you for supporting me. Lahat po yan mga taga-ibang bansa. May ang Pilipinas dito lang mga ano. Dito ay mga kukonti lang. Ang Philippine subscriber ko ay mga ano po. Nasa mga 20%. And then sa iba ay 80% sa iba yung dagat. Amen. Magandang hapon silang Gabiti, Sister Julia Piedad. Magandang hapon Davao City kay Sister Maybe, Sister Manila, Julia Binansya Paigao. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon Sister Princess Aleia, my princess. Happy New Year and happy birthday. Matagal we have not. Talagang long time nulo. Amen. Pero anyway, very thankful tayo sa mga taong nanonood diyan. Pagpalain kayo ng Diyos. Ang Diyos po ang magpapala sa inyo because this is the Word of God. Nasa labas ka pala ha? Sige. Nasa LBC ka, forward mo sa akin LBC. Magandang hapon sister, nasa taas. Please comment down para makilala kita at makilala mo ang ating mga kapatid sa online Bible study po. This Bible study is free, wala pong bayad. Wala po tayong GCash dyan na hinihingi. Mag-send kayo ng donation. Hindi po ako nanghihingi. Nag-iintay lang. Sister Jocelyn, di ba? Di ba hindi ako nanghihingi? We are not asking donation. Hindi po ako, I'm not joke. We are not joking, you know. Hindi po ako nag-joke at hindi po ako nagpapa-joke. Pagdating po sa mga givings na yan, pero yan po ay gift sa inyo ng Diyos. Amen? Kung ikaw ay givers, gampanan mo yan. Sabagat yan ay that is your ministry to our Lord. Pag givers ka talaga, kahit anong gawin mo, ako nung araw, tabi-tabi naman po dyan. Ha? Sabag, ako po naman ay buhay sa ano eh. Widow akong buhay. Di ba? Pero akong may mga partner tayo before na ang partner ko ay hindi talaga siya givers. Pero alam yan ng mga head pastor ko, nanonood sila. Ako givers talaga. Kaya nagpapasalamat ako. Sabi nila, kung nakapagtanim ka raw, nakapagtanim ka, aani ka rin ng mga givers, followers. Kasi number one, ano po ako, givers. At number one, mag-tithes po ako. Amen? Noong ako po ay panahon ko po noon, lahat ng aking mga ano, talagang linilinis ko po. Ha? Linilinis ko, binibigay ko sa Panginoon. Maski kahit na bulok-bulok ang mga kotse ko, pinamimigay ko po. Because that is comes from my heart. Hindi po ako, hindi po ako nagyayabang sa inyo. May mga dami kong kotse nung araw. Kotse ko'y pito. Nadidemanda na nga ako sa garahe. Pero mga bulok nga lang. Wala po. Kahit bulok yan, di ba? Kahit bulok, tumatakbo naman. Nakapag-expressway pa rin. Ha? Meron din akong mga sasakyan na ano, apat ang gulong. Meron din akong anim ang gulong. Toon yun. Pero ngayon, kahit isang gulong, wala. Amen. Ganun talaga ang buhay ng tao. Ups and down. Kaya kailangan, wala po tayong itinataas sa ating sarili. Ay, marami akong ano, di ba? Alam ng mga diyan head pastor ko nanonood sila. Ay, mga givers before. Baka nagtatides ako. That is comes from my heart. You know, nung panahon ko po, nagbibigay ako minsan 50,000. Lahat ng mga ano po sa amin sa church, na mga yung set ng drum set, bumibili po ako. I buy drum set to our pastor. Bibigay po ako lahat, electric guitar, and so, anything that lahat po ng needs ng church, pinoprovide ko po because that is comes from my heart. Hindi po, my pastor is not asking me because that is the gift of God. Hindi mo pwede. Kasi ano tayo, we are the channel of God. Diba? Tayo ay mga channel ng Panginoon. Pagka hinihigpitan mo ang iyong kamay, hindi ka po makaka-receive. Diba? So open our hands so that God would gonna bless you, would gonna bless us. That is the secret eh. Yan ang sikreto ng blessing sa amin. Kaya sabi ko, nagplant ako before, I believe meron din akong maani.
Ayan. Mayroon din akong mga taong mga kasalamuha na kagaya ko na givers. Amen. May mga tao talaga idaraan sa iyo. Kaya yung sinabi ng Panginoon sa Biblia that I will open you the windows of heaven from heaven and I pour out such blessing unto you. Ano yung sinasabing open the windows of heaven? Hindi naman ano po yun, literal. Pero kayang gawin ng Diyos because God is powerful, the mighty, almighty God is powerful. He can do anything He want. Lahat, kung gusto niyang buksan ang mga dungawan sa langit, He can do that because siya ay Diyos. Pero hindi po literal, meron po dyan na sinasabi, ay mga bintana yan, mga tao po yan. Mga bintana, ang mga puso ng mga tao magbibigay sa iyo, bubuksan ng Diyos ang kanilang mga puso upang ipuin sila at magbukas ang mga puso then magbibigay sa iyo ng tulong, kapitbahay. Yan po ang mga bagay na sikreto na dapat nating malaman. Amen? Yung mga kapitbahay nyo ng mga madadamot, bubuksan ng Diyos yan ang kanilang mga puso. That is the windows of heaven na sinasabi ng Diyos, the heart of people is the windows of heaven. Because we are the iglesia ni Kristo, di ba? Tayo ay tahanan ng Diyos. Tayo ay tahanan ng Diyos. Marami pa rin nag-PPM sa akin regarding iglesia ni Kristo. Iglesia ni Kristo po, yung pong mga tao nagtatanong sa akin, na iglesia ni Kristo po talaga ang mga born again Christian. Basta born again ka, ikaw po ay iglesia ni Kristo. Kaya lang, yung ibang mga pastor, bakit nagtataka ako? Pag sinabi yung mga pastor, ikaw ba ay ano bang ka? Ano bang church meron ka? Ikaw ba ay iglesia ni Kristo? Hindi. Hindi daw sila iglesia ni Kristo. Sila daw ay born again. Abay, kung hindi ka iglesia ni Kristo, hindi ka po makakasama, di ba? Sabagat ang isasama lang ng Diyos sa langit, mga iglesia ni Kristo, na yung mga iglesia ni Kristo na tinutukoy sa aklat ng Mateo 16:15-19, na siya mismo, si Jesus Kristo, ang iglesia na sinasabi. Na siya ang relihiyon na ating pinaglilingkuran, na si Jesus Christ mismo ang ating body, ang ulo ng iglesia na tinatawag na iglesia ni Kristo, ang kanyang body. Tayo, mga katawan ni Kristo, tayo po ay mga iglesia ni Kristo na tinatawag sa English na the church of God, the body of Christ Jesus. Pero, may ano po yan, may question po. Kung ikaw ay born again Christian na namumuhay ka sa kalooban ng Diyos, balaya ka na sa mga sinasabi ng Biblia sa Book of Corinthians 5:17 na ikaw ay malaya na, ikaw ay hindi na namumuhay sa laman, namumuhay ka na sa Espiritu. Ikaw nga ay totoong iglesia ni Kristo. Yan po ang meaning kasi yung words na iglesia ni Kristo, marami pong nag-aangkin yan. Pero ang kanilang pamumuhay, matutukoy natin kung sila nga iglesia ni Kristo. Babasahin po natin yung lugar ng libro ng 2 Corinthians 5:17. Doon nagpapatunay ang mga kahalagahan at buhay ng mga taong parte ng katawan ni Kristo, ni Jesus Christ. They are all now becomes new. Diba, Sister Meli Dabao? Amen? Kag ikaw ay namumuhay kay Kristo, si Kristo na ang sinasamba natin. Hindi na mga kawangis ni Kristo. Hindi man natin nakita si Kristo, bakit may mga kawangis? So, wala na po yan dapat sa ating mga buhay. Kaya wag po tayong masasaktan, mga kapatid sa Panginoon. Tayo ay nagtuturo upang maituwid ang relasyon natin sa Diyos. Kaya nga mayroon tayong binabalik dyan, mga kapatid ko, sa Panginoon, kung bakit daw
Iglesia ni Cristo ang tawag natin sa mga born again. Eh, yung iba hindi po sila pumapayag na sila Iglesia ni Cristo. Marami mga born again. Sabi niya, born again ako. Ay, I'm a born again Christian. Pero pag sinabi mo, Iglesia ka ba ni Cristo? Hindi, ako Iglesia ni Cristo. Born again nga eh. Born again ka na born again eh. Kaya alam, kanino ka na born again? Kailangan malaman mo kung kanino ka na born again ka sa katawan ni Cristo. Nagbago ang buhay mo. That's why you called now the Iglesia ni Cristo, brother and sister. Amen. Basahin po natin ang aklat ng Mateo. Sabi dito sa Mateo, this is our verse for today. Pasensya na, talaga yung farsighted. Lalapit ko, nakikita niyo ba Bible ko? Ang sabi rito sa Mateo 15, babasahin ko lang ng tatlo pong itong talata, pero hindi ko natin ito papaliwanag ng lahat. Gusto ko lang malaman kung saan nagsimula yung pagiging iglesia ni Cristo ng isang mga born again Christian. Ang sabi rito sa aklat ng Mateo, mabadid ko, 15. Umpisa natin sa 15. Ang sabi rito sa wikang Bisaya, He said to them, But who do you say that I am? Simon Peter answered and said, Who are the Christ? You are the Christ, sabi ni Simon Pedro. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, sino daw ang nakakilala sa akin? Ang sabi ni Simon Pedro, Peter answered and said, You are the Christ. You are the Christ, the Son of the living God. And Jesus answered, sabi doon sa 17, Jesus answered and said unto him, Blessed are you, Simon Barjona. Si Barjona yan eh, si Peter, si Pedro. Simon Pedro yan. Ngayon, binago ng Diyos. Ang Diyos nga, nagbabago ng pangalan talaga. Pag ikay na born again, pati pangalan mo binabago ng Diyos. Meaning to say, hindi ka talaga po pwedeng manahan sa dating luma. Kung nandun ka pa sa dating mong mga dinadaanan, dapat magbago ka na. Iyan hindi sinasabi ng Biblia na daan ka ng daan doon sa dating mong dinadaan-daanan, ay wala ka po talagang pagbabago. Masasagasaan mo ang mga dinadaanan mo na hindi ka pa rin nagbabago. Amen? Yung mga dating daan-daanan mo, yung pa rin ang magiging buhay mo, meaning to say, hindi ka talaga makakarating sa kaharian ng langit. Kahit alamin mo ang mula Genesis na salita ng Diyos to Revelation. Yan sabi ng second ng James, aklat ng James, people are learning and learning but never able to come to the knowledge of truth. Hindi nila alam paano sila maliligtas. Learning lang sila ng learning but never able to come to the knowledge of truth according to James. Sabi rito sa 18, I said and I also say to you that you are Peter. You are Peter. And on this rock I will build my church, and the gates of hell and the gates of Hades, Tagalog, and the gate of Hades shall not prevail against you. Sabi ron, di ba? Sabi ng Panginoong Jesucristo, siya mismo nagsabi rito sa 18, sa 19, ang sabi niya, I will give you the keys, the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth shall bind in heaven. Tayo pala ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo, and I say unto you that you are Peter, Pedro, and on this rock I will build a church. I will build. Sino yung tatayuan ng Diyos? Di ba si Jesucristo nagsasalita rito? Sino raw kundi si Pedro? Ikaw, Pedro, ang sinasabi ng Biblia na Pedro, ikaw at ako, mga kapatid, sabagat babalikan natin dito, nagpapasalamat ang Panginoong Jesucristo. Nagpapasalamat siya at inaringganap si Pedro sabagat sinasabi niya, tinanong niya, sino ba ang nakakilala sa akin? Balikan natin sa 15. He said to them, But who do you say that I am? Sino ang nakakalam daw sa akin? Ang sumagot daw si Simon Pedro, Simon Peter, and said, You are the Christ, the Son of the living God.
kilalang kilala, meaning yung pagtatayuan pala ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid ko, sa Panginoon ng kanyang iglesia, yung mga taong nananampalataya sa kanya. Di ba? Sabi niya, ikaw Pedro ang nakasagot, ikaw Brother Inigo ang nakasagot na si Kristo ay anak ng Diyos. No, anak ng Diyos, ang sinabi ng Panginoong Jesucristo, ikaw pala Pedro. Kaya't ikaw, Pedro, sinasabi ko sa iyo, tandaan mo ito, sabi ng Panginoong Jesucristo. Sa iyo, sa batong ito. Alam mo ba yung meaning ng Pedro? Bato yan. Meaning sa Griego. Sa Biblia, ang meaning ng Pedro ay bato. Kaya tinawag niyang Pedro, na pinalitan niya ito ng pangalan si Simon, na ginawang bato, upang mailagay ang paglalathala ng Biblia na ang batong tinutukoy na yon, si Pedro, ikaw at ako, na naniniwala kay Kristo, doon mismo sa iyong puso mananahan ang pagbabago ng buhay. Amen? Doon mismo sa iyo makikilala na ikaw mismo ay pagtatayuan ng Diyos ng kanyang iglesia. Ano yung iglesia? Ikaw mismo ang tinutukoy ng Biblia na magiging isa ka na sa katawan ni Kristo sapagkat tinanggap mo siya. Yung mga hindi tumatanggap kay Kristo ay magsitanggap na po kayo. Sapagkat ang sinasabi ng Biblia, yung tinutukoy po, yung pagpananahanan ng Espiritu Santo, yung mga taong tumatanggap lang kay Pedro, ay kay sa Panginoong Jesucristo. Nagagaya na tayo kay Mike. Yung mali-mali dyan, lagi ko kasi napapanin yung mani-mani. Wala po kasing perfecto, di ba? Kasi mga batikang broadcast na nagkakamali. Yung isa pa nga dyan, anong sabi ni Sir Roslyn? Ay, huwag natin ba, mali ka baka nang may nagsisikain dito. Amen? Nagkakamali po. Amen? Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, kung ikaw pala mananahan, mananampalataya kay Kristo, tinanong siya ng Panginoong Jesucristo, ikaw Peter, ikaw mga alagad, tinanong niya yung mga alagad, ang unang sumagot, sino ba kayo sa inyo nakakilala sa akin? Ang nakasagot ng nag-alinlangan po yung labing isa eh. Ang unang sumagot, si Pedro, si Simon, kaya pinangalanan siyang Pedro na, pinalitan ang kanyang pangalan, sapagkat sa bato, ibig sabihin ng bato, walang makakatinag sa iyo. Walang makakagalaw sa iyo sapagkat bato, di ba? Ibig sabihin, pinakamatibay ka na iglesia na gagawin ng Diyos. Sa batong ito, Pedro, itatayo ko ang aking iglesia na walang ibang iglesia na tinatawag si Jesucristo. Kasi siya mismo nagsabi, di ba? Doon sa sinasabi dito sa ating talata, yung po mga kapatid, yung mga nagtatanong sa akin, balikan niyo po ito. Kung may mga pastor na hindi kayo tumatanggap na kayo iglesia ni Kristo, magsipag-iglesia kayo. Hindi ko sinasabi dito, hindi ko tinutukoy yung may mga simbahan na may na mga kapatid natin sa iglesia. Iba sila. Iba ang kapulungan sa tinatawag na body of Christ. Yung mga body of Christ, yung pong sinasabi sa Biblia, yung nagsitanggap kay Kristo na siya ay Diyos. No, pag ikaw ay naniniwala kay Kristo ayon sa ating talata sa Mateo, sabi ka, ikaw Pedro, pag ikaw pala, ikaw at ako naniniwala, hindi tatalab sa iyo ang mga pakana ng kadiliman. Hindi tatalab sa iyo ang lahat ng mga dala ng salot sapagkat sinasabi mismo ng Panginoong Jesucristo. Sabi rito, iba, walang hadis, hindi makakatab sa atin kapag ka ikaw pala ay tumanggap na kay Kristo. Sabi rito, balikan natin, and I say unto you that you are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of Hades will not prevail to all of you, will not prevail against you and against us. Yung lahat po ng mga yung Hades kasi, yung gates of hell and the gates of Hades ay lugar yan ni Satanas. Kaya sinasabi, kapag ka ikaw pala ay tumanggap kay Kristo, lahat ng mga pakana ng demonyo hindi tatalab sa iyo.
Iyan ang pangako ng Panginoong Jesucristo mismo. And I will, sabi nga rito sa talatang 19, I will give you the keys of heaven. Bibigyan ka ng susi ng Diyos yung mga taong nagsitanggap kay Kristo na sinasabi natin ngayon na ating pong ipinangaral ngayon sa mga oras na ito. Kung hindi ka pa tumatanggap kay Kristo, manood ka po at mamaya patanggapin kita kay Kristo. Sabagat ang sabi ng Biblia, lahat pala ng tumanggap kay Kristo, lahat ay binibigyan niya ng karapatan sa dito sa 19, I will give you the keys of the kingdom of heaven and whatever you bind on earth. Ano ba yung bind? Whatever you bind on earth, ano daw ang iyong talian sa lupa, tatalian din sa langit. Amen? Pag tinalian mo si Satanas dito, pag sinabi mo, ikaw Satan, ikaw nagdadala ka ng sakit karamdaman, I bind you if you bind the spirit of evil. The heaven will bind also. Tatalian mismo. Ibig sabihin, magkukunik ang iyong pananalita. Magkakaroon ng connection doon sa langit. Amen? Pag sinabi mo sa lupa, meaning, pag nagbanggit ka rito na sinasabi ng Panginoong Jesucristo, I will give you the keys, binigyan ka pala ng susi. Itong susi mo. Ano yung susi? Kung sabihin mong talian mo rito si ano, si Adonis Lucifer, tatalian din nila. Anong ibig sabihin? Susundin ng langit ang iyong mga kahilingan. Susundin nila. Pag sinabi mong tinatalian ko, I bind all poverty, I bind all sickness and diseases in the name of Jesus Christ, to sasagutin ng Diyos. Sige, talian mo na sila. Yan po ang sinasabi ng 19, pag ikaw po ay mananampalataya na. Hindi po tinutukoy dito yung paigli-iglesia ka lang na hindi ka pa nagbabago. Iglesia lang po sa salita. Ang iglesia ang tinatawag dito, namumuhay po. Ang pagiging iglesia at pangalan ng Panginoong Jesucristo, pag ikaw ay bahagi ng iglesia ni Kristo, wala na po tayong pagtatalunan dyan. Ang pagtatalunan na lang po natin dito, yung pamumuhay. Amen? Kasi kung hindi ka namumuhay na tinatawag mong iglesia ka ni Kristo, ang iyong pamumuhay, yung mga dating daan pa rin ang iyong dinadaanan, ay hindi ka malubak-lubak pa rin ang iyong buhay. Sabi ni Brother Iñigo, 101% pa. Ay yung buhay hindi magbabago. Lubak-lubak. Tinutukoy natin, iglesia ni Kristo, namumuhay ka, hindi ka na, wala ka ng bisyo. Ang mga bisyo kasi, yan ay pangsalibutan, namumuhay ka sa pita ng laman, namumuhay ka sa mga bisyo, lasinggero ka noon, and till now, drunken master ka pa. Isasabihin mong, iglesia ka ng Panginoong Jesucristo. Eh, sino nakakaganap lang yan? Yung iba, sasabihin nila, kinakalaban nila, lalong-lalo na yung si, ano, Soraida, ayaw ko ba pangalan, no? Kayong mga born again daw, tayo, yung mga born again, kinakalaban nila, bakit? Ayaw nila born again. Diba, napakasarap pa born again. So, meaning to say, ayaw talaga nila na sila magiging iglesia ni Kristo. Kasi ang pagiging iglesia ni Kristo, yung pagiging born again mismo, nagbabago ng buhay, nagbabago ng pagkatao mo ang pagiging iglesia ni Kristo. Bibigyan ka ng Diyos ng kapangyarihan at susi sa langit, and whatever you bound, anumang bind, and whatever you bind in earth will bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loose in heaven. Ano daw ba ang loose? Sa Tagalog, ano daw ba ang ibig sabihin ng loose sa lupa? Lahat daw ng talian mo at lahat daw ng kalagan mo, loose yung kalagan. Kalagan mo ang sarili mo sa sumpa ng karukan at kahirapan. Lord, I cast out and I loose all poverty in my life, that what I am now suffering, I lose this in my life in the name of Jesus Christ. Sabi ng Panginoon, sige, lose it na. Hindi loser,
na loser, we're not loser. Ang tawag dito ay lose. Kakalaga ng Diyos. Your request to lose the poverty, your request to lose sickness and diseases in your life will be granted according to our words for the day. Gagrant ng Diyos. Pag sinabi mong mga sakit at karamdaman, cast out in the name of Jesus Christ. Pakalagan ko ang aking sarili sa sumpa ng kahirapan at karukan in the name of Jesus Christ. That is the meaning of the key. Bibigyan ka ng Diyos ng susi. Mismo ang Panginoong Jesucristo, bibigyan ka ng susi upang kalagan mo ang iyong sarili sa pagkaka kadena. Ano pa lang tayo? Nakakulong tayo, mga kapatid. Ang sabi ng Biblia, kinulong tayo sa sumpa ng mga kahirapan. Alam niyo ba yan? Kaya pag ikaw gustong-gusto mo na maging iglesia tayo ng Panginoong Jesucristo, sapagkat pag naging iglesia ka ng Panginoong Jesucristo, hindi yung sa simbahan na iglesia, we are not talking about the iglesia ng ating mga kapatid doon sa mga kapatid natin na mga iglesia ng kanilang simbahan. We are not talking about them. We are talking about the iglesia ni Kristo and spiritual. Yung nagbagong buhay talaga. Pag nagsama yan, yung church nila, na iglesia sila ng Panginoong Jesucristo, and then nagbago sila, magko-combine ang mga anak ng Diyos all over the world. Lahat napakarami maliligtas. Bakit nila pagtatalunan? Bakit nila tinatanggihan ang iglesia ni Kristo? Malinaw na malinaw na ako mismo, amen? Ako mismo, aayaw ako sa katawan ng Kristo, mamumuhay ako ng buhay na walang hanggan. The promise of the Lord in heaven ay buhay na walang hanggan sa langit. That's why, di ba, nagpipray tayo, Lord, please reign my life today and forever. Bakit ayaw nila? Kasi pinagtatalunan nila. Pag sinabi mo iglesia ni Kristo, para silang ang dami nagdidebate. Pagdating naman sa born again, ang daming ayaw ma-born again. So, saan sila paruroon? Ang tao, saan sila paruroon? Pag nag-combine ang iglesia ni Kristo, pag nag-combine ang born-again Christian, mag-connect ang pagiging tunay na born-again at pagiging tunay na iglesia ni Kristo, di ba may pagbabago ng buhay? Yun lang naman ang pinaka-the best important thing na gusto ng Diyos sa atin, mga kabadid ko sa Panginoon. Tayo matutong mamuhay. Tutuhanin nating sambahin ang Panginoong Jesucristo sa Espiritu, na hindi peke-peke na kung ano-anong mga imahe dyan ng ako'y nalulungkot yung mga supporters natin dyan na matagal-tagal na hanggang ngayon pag nakikita ko sa media, pag nakikita ng litrato doon na may mga balbas dito amen sila ng end. Kilabutan kayo ng Panginoon. Karurusahan kayo ng Diyos. Hindi yun si Kristo. Artista yun. Patawarin tayo ng Diyos. Di ba? Napakalaking kalapastanganan sa Diyos yan na kayo sasamba kayo sa may mga basarado na hindi nyo kilala. Amen. Oh, glory to God. Wala akong binabanggit. Gusto ko po magturo. Magtuturo ako na hindi ko kayo masasaktan. Because pag natuto kayo, bibigyan kanyo ng Diyos ng kalayaan. Kalayaan sa pagsamba sa mga nilikha ng Diyos. Mantakin mo. Sinasamba nila, kinakarga nilang ganyan, tapos ginaganong-ganon. Lord, kahabagan mo po sila. Naluluha ako sapagkat bakit mo kinakarga ang Diyos? Bakit mo pagsasayawin ang Diyos? Diba? Dancer ba ang Diyos? Glory to God. Hindi po kinakarga ang Diyos, mga kapatid ko sa Panginoon. Tayo po ang kinakarga ng Diyos. That's why we are teaching a Bible study online upang ang ating buhay ay matuto. Amen? Matuto natin makilala ang tunay na may likha ng langit at lupa. Ang ating relasyon sa Diyos. Amen. Ano ba ang dapat natin? Bakit kailangan natin ng pastor?
Bakit kailangan ng pastor? Anong lesson mo? Bakit kailangan ng mga teacher? Naglagay ang Diyos sa mga pastor, mga ebanghelista, mga guro, mga teacher. Lord God, anong trabaho nito? Ang trabaho ba nito ay maglikom ng pera? O meron man, meron talaga. Kaya minsan hindi natin masisisi yung mga ibang tao. Sinisiraan nilang pagiging born again Christian ng Panginoong Jesucristo. We are therefore claiming that we are the Son of God. Even we are claiming that we are the part of the body of our Lord Jesus Christ. And therefore, we are collecting money to provide our needs, to provide material things in your life. Mga pastors, mga pastor na, di ba? Maraming mga pastor dyan na mga nagkandara, nagkaroon ng padyero, hindi na nga usong padyero ngayon. Maraming mga pastor ang gagara ng mga kotse because of the mission, a wrong mission. Nilagay nila ang mga mission ng kanilang sariling puso na hindi mission ng Diyos ang kanilang kahabag-habag. Ano ba ang ibang mga mission ng mga tao ngayon, mga pastor? Ang gusto nila, paaburdin ang mga ibang mga manggagawa upang sila'y kumita, pag nandun sa ibang bansa, magkakaroon sila ng tithes and offering malalaki. That is their mission. Meron mga ganyan. And sinabi ng Panginoong Jesucristo, your mission is there in the book of Matthew. Go ye therefore and preach the gospel of God in every nation and teach all people all over the world and make them all disciples in the name of our Lord Jesus Christ. Yan ang sinabi ng Diyos. Hindi sinabi ng Diyos, mag-abroad kayong lahat, mag-abroad kayo pagkat mag-abroad kayo, narito ang mga tithes and offering ninyo. Oh, wow, dollars. Paupo-upo lang si pastor, hayahayahay. May nagpadala sa akin. Birthday ko bukas, brother and sister in Christ abroad. Eh, yung isa naman, birthday ni pastor. Yeah. Yeah, ano kung birthday mo? Yeah. Ano kung birthday? Sinabi ba ng Diyos? Birthday, bigyan niya si pastor. Galing sa puso yan. Pero hindi yan inuutos. Hindi ko sinasabing huwag niyo akong bigyan. Pero yan ay galing. Hindi ko yan inuutos sa inyo. Sabagkat ang Diyos mismo ang mag-uutos sa iyo to open your heart. That is the windows of heaven na tinutukoy ng Diyos from the book of Malachi chapter 3 verse 10. I will open you the windows of heaven and pour out such blessing into your house, brother and sister in Christ. I will open it according to the book of Malachi. Yung mga puso ng tao bubuksan ng Diyos upang tulungan ka. Kaya marami na tayo dyan ng mga kapatid na hindi na nanonood ng Bible study. Umaasa sila sa bigay ni pastor. Ano ibibigay ko siya? This is the most important thing that I can give you. The Word of God. Kaya tinigil na namin yung mga palaro-palaro because naglilingkod ba tayo sa palaro? Masasarap pakinggan yung mga taong hindi naglilingkod sa laro. Hindi tayo nakikipaglaro dito. We're not playing games. Amen? Tayo naglilingkod sa harapan ng Diyos na tunay na namumuhay na sa isang araw, isang gabi, hipuin tayo ng Diyos and then nasa kaharian tayo ng langit pagkagising natin. Mga kapatid ko sa Panginoon, hindi tayo naglilaro dito. Kaya tinigil na namin, although hindi naman ako nagpatigil. Mga head pastor nagpatigil. Kita mo, ang dami rin tumigil. Nakilala ang mga naglilingkod sa games. And therefore, yung mga iba dyan, they are continuous sharing their games to others. Sino ang lumikha ng games? Sino ang lumikha ng buhay ng tao? Sino ang nagbigay sa atin ng hininga kada umaga, kada hapon? Na hindi galing sa ospital, hindi oxygen, kundi we are breathing from the original life to our Lord, that comes from our Lord, the Spirit of the Lord, according to Genesis, and a man became a living soul. Amen? Binigyan tayo ng hininga ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang hininga, ang tao mula sa labog ng lupa ay naging tao, and a man became a living soul. Di ba? Nabibili ba yung oxygen natin? Kundi yan ay bigay ng Diyos, yung hangin na darama natin sa bawat umaga pagkagising natin.
Kaya ang sinasabi lang ng Panginoon sa aklat ng Mateo 6:33, seek ye first the kingdom of God before doing anything else in your life, in yourself. Do it first. Seek ye the Lord. What is the meaning of that? Manalangin po tayo, bow down our head before anything else. Bow down our head and pray to God and thank God for giving us another day of our life in this wonderful and great morning, Jesus. Thank you, Father God in heaven. Can you say that, brother and sister in Christ? Kaya mo bang sabihin sa pagising mo sa umaga, o manana, tatahan ka muna sa kapitbahay mo in talking and spreading gossip in your neighbors and friends? Is that what you are doing every day? Yan ba? Thank you if you can say that. Lord, thank you for this morning. Salamat po sapagkat humihinga na naman ako. Thank you for the blessing. First blessing na hinihinga natin, that is the first blessing that God's added to you, brother and sister, that in your life has been added another day. Thank you, Jesus. Sabi nila, wala naman akong trabaho ngayon. Ba't ako magpapasalamat sa Panginoon? Wala nga laman ng bulsa ko ngayon. Ba't ako? Hindi na ako magpipray. Hindi naman ako tinutugulan. Kasi yung hininga mo, galing ba sa oxygen yan? Ba't ka humihinga? Di ba galing sa Diyos yan? Yan ang sinasabi. That is the reason why that till now you're still breathing. Patuloy kang huminga because that is comes from the our Lord. The Spirit of the Lord na in-spread sa tao, sa bawat sulok ng lupa, naroon ng hangin ng Diyos, ng kanyang Espiritu in-spread niya. That's why, till now, sarap nating huminga sa umaga. Naghihikap tayo kahit di pa tayo nagmumumog. Sabi ng Diyos, okay lang sa akin kahit di ka pa nagmumumog. Paghinga mo, sabi ng Panginoon, magmumog ka na. Di ba? Kahit di pa tayo nagmumumog, mahal na mahal tayo ng Diyos. Kahit di pa tayo nagsisipilyo every morning, sabi ng Panginoon, before anything else, you must pray and bow down your head and pray to me. And that is what the Lord God asking you. Yan ang sinasabi ng Diyos, mga kapatid ko sa Panginoon. Kailangan natin laging magpuri sa Panginoon. Anong trabaho ng pastor sa lupa? To help you center your life around God's true worship. Iyan ang trabaho namin. Turuan kayo ng yung buhay ang masentro sa lahat ng patungkol sa gawain ng Diyos. And number two, to help you grow in Christ, connecting to other believers. Kaya trabaho namin, i-connect kayo sa mga tao, mga mananampalataya ng inyong mga espiritual ay magsilakas at hindi kayo makonekta sa mga taong mga walang mga bisyo. Di ba? Ang ating trabaho, ang trabaho ng pastor is to help you grow your Christianity and connecting to all believers that yung spiritual mo ay lumago. Ay kung doon kasama ng sama sa mga natin, barkada ka ng barkada sa mga kabaklaan, sa mga katumbuyan na yan, hindi natin sila winawalang bahala, mga sila ay mga anak din ng Diyos. Ang sabi ko rito mga kapatid, we are not hurting anybody. Gusto ko malaman ninyo, nagbabarkada ka doon, kung saan ka nakapwesto, doon ka magiging ayon ka. Kung katabi kita, magiging kalbo ka rin. Kung katabi kita, magiging gwapo ka rin, di ba? Ganun ang sinasabi ng Biblia. Kung saan ka nakatabi, doon ka magiging ikaw. Kung tabi ka ng tabi sa chismosa, magiging chismosa ka. Kaya ating layunin dito, masentro ka na ang iyong espiritual ay patungo sa daan ng kaharian ng langit. Hindi ka maliligaw. That is our ministry. Kaya kami narito, mga kapatid ko. And number three, to help you cultivate. Ano ba yung cultivation, di ba? To help you, your spiritual, para ang lahat ng ating mga kaalaman sa spiritual.
ay mapalalim natin. Hukayin ang hukayin natin ang mga kalaman. That's why I'm praying to the Lord that God please give me wisdom and knowledge so I can know better more the mystery of the Holy Scripture. That's why, so I can teach the people all over the world through social media that you are offering to all people a free gift of salvation. Amen? Yan po ang ating mission, mga kapatid ko sa Panginoon. Kaya ako po ay patuloy kahit na nangihina, kahit na may problema, nakangiti ako sa inyo. Gusto ko kayo mapasaya. Kahit na balibaliktad ang boses ko dyan, gusto ko kumanta because of you. Dariyan kayo. Wala akong maialay sa inyo, mga kapatid, kundi ang aking puso na kayo'y paglingkuran sa pamamagitan ng mga bagay na mga paunti-unti. Kahit sa munting pag-awit ko. Sabi nila ng iba, bakit born again Christ? Bakit pastor ka, umaawit ka ng sanlibutan? Umaawit ako ng sanlibutan. That is not sanlibutan. Kung mapupunta kayo, that is, yan ay kuwan po. Nandun po yan sa aklat ng mga awit, sa aklat ni David, mga pag-ibig, love story, nandun yan, marunong yung umawit ng love story. Pag love story, na hindi po, sinisiyasat po namin yan, kung yan ay para, yan po ay para kaluguran pa ba ng Diyos. Meron mga tao, may mga kanta na hindi kinaluguran ng Diyos. Ha? Yung minumura na halos ang Diyos na sinasabi doon sa kanta. Yung mga kantang paborito ko nung araw, yung ano. Yung narration lang, napakaganda. Hanggang ngayon, till now, kabisado ko yung narration. Pero nung pag yung sa huli na sinasabi niya doon, God, you're some kind of, di ba? Some kind of, minumura niya ang Diyos. Nung matuto ako magpastor, nung matuto ako ng lahat ng bagay sa gawain ng Diyos, nakalimutan ko na ang mga yun. Kaya pinipili na namin ang mga kanta natin na awitin. Eh, hindi na pa tayo ba basta-basta kanta ng kanta. Ang mga kanta, mayroong kanta nga si Satanas, na musician din yan. Siya ay may katungkulan sa langit. Siya ang marunong siya mag-ano. Katulad din siya ni David na musician. Kaya marami talagang mga awit na nakikita yung mga rock and roll na yan na talagang ang dami. Tapos may mga hikaw na daming tattoo. Diyos ko, patawarin na ng Diyos. Yeah? Hindi ko sinasabing hindi sila maliligtas. Kahit marami kang tattoo, kahit marami kang hikaw, kung ikaw'y sumampalataya kay Kristo, maliligtas ka. That is what we are offering to those people. Amen? Wala pong sinisino ang Diyos. Lahat ililigtas ng Diyos. Bakla, tumboy, negro, puti. Ililigtas ka. Duling, kuba, bakla, baluktot man, ililigtas ka ng Diyos. Wala tayo ditong pinasaringan. Lahat kasi mahal ng Diyos. Ikaw at ako mahal ng Diyos. People of the Philippines, people of all over the world, Jesus loves you. And lahat ng Diyos ililigtas lahat ng sulok ng daigdig kung saan naroon ang tinatawag na Pedro, naroon ang iglesia ng Diyos na siyang pananahanan ng kanyang banal na Espiritu. Let's bow down our head and let us pray. Lahat po ng mga tao dyan na nais sumabay sa akin, hindi ka pa ligtas, hindi ka pa tumatanggap kay Kristo. This is the secret of salvation. Amen? Please follow this prayer. Sundin mo po ako. Hindi po ito masama kung sundin mo ako. Amen? Ito ay para sa lahat. This is a pre-gift prayer for salvation. Bow down our head and pray. Father God in heaven, please forgive me, O Lord Jesus, for I am a sinner. I accept you, Lord, as my God, my Lord, my King, my Savior, my Healer, and my Provider. I believe you that you are the Lord Jesus Christ who died at the cross of Calvary to give me life and to redeem and give me an eternal life in heaven. Thank you, Father, for this free gift of salvation that you have gave this day in the name of Jesus Christ. Say amen and amen. God bless you, brother and sister, and have a wonderful day to all of you. Bye-bye. Thank you.
Thank you, thank you, thank you. Naglolo ko yung cellphone.